Alright, good day mga builders. Ako ang ka-buildmate mo, ang teacher na builder from the Department of Education, Region 2. Ang inyong friendly teacher na nais mag-share ng knowledge sa construction works. And thank you for visiting my channel. Okay, this time, pag-aralan natin kung paano mag-tiles from planning to finishing the project. Well, kung ikaw ay nagpapagawa ng bahay, isang nag-DIY, okay naman ay isang skilled worker na gustong mangontrata ng tile setting project, perfect sa iyo ang presentation na ito. Well, let's share ko muna sa iyo yung susi sa tagumpay ng trabaho. Unang-una, kailangan natin ng detalyadong plano. Pangalawa, ang tamang estimate ng labor at materials and kumpletong mga gamit at materyales sa trabaho. We just simply apply basic mathematics and resourcefulness. Okay, umpisa na natin sa detalyadong plano. Una, alamin natin kung ano yung surface area. So normally, ganito yung mga shape ng mga nilalagyan natin ng tiles. Either square, okay naman ay parihaba, okay rectangle. Okay, pangalawang i-consider natin, ano yung size at kung meron bang design yung tiles. Normally, kung mas maliit yung tiles, obviously, mas matagal ikabit yan. At kapag mas malaki naman yung tiles, mas madaling ikabit. Okay? And also, we need to consider this information. Ano ba yung gagamitin natin o ano yung paglalagyan natin ng tiles? Is it a floor or wall tiles? Kumusta yung surface area? Yung surface area ba ay kailangan pang i-waterproof? O kailangan pang ipatagin? Meron ba siyang slope? Okay naman eh, kailangan ba siyang i-waterproof? Especially dun sa mga CRs o kaya yung mga rooftops natin at sa mga upper buildings like second floor, third floor, etc. Ano yung technique na gagamitin natin? Is it dry pack or thin bed method? Rough or polished tiles yung gagamitin natin? Kagaya niyan. Tile to tile ba? Okay naman ay may pattern yung tiles natin. And lastly, saan gagawin? Yung lugar ba na paggagawa natin is malayo sa hardware? Okay naman ay nasa second floor? Okay naman yan ay nasa rooftop? These questions are need to be answered before natin tanggapin o kaya naman magpagawa ng trabaho. Because these are additional burden on the part of the workers. And also, additional expenses on the part of the owner. Alright, alamin na natin yung size at design ng tiles. So, napakarami natin mga design at size ng tiles. Okay, for example, ganyan yung napili nating design. Okay. So, identify natin yung surface area. So, for example, meron tayong living room, 4 meter by 5 meter. So, that is equals to 20 square meters. So, yung napili nating design is 60 centimeter by 60 centimeter. At thin bed method yung gagawin natin para sa porcelain tiles. Okay, yung thin bed method ay hindi lang para sa wall. So, ginagamit din ito para sa mga floorings, yung mga patag o kaya leveled na floors. Okay, so, eto na yung detalyadong plano natin. No design tiles para sa thin bed method. Sa living room na 4 by 5 meters. So, i-multiply natin or i-convert muna natin yung 60 centimeter into meter. So, that is 0.6 meter. Multiply natin, 0.6 meter is equals to 0.36 square meter. So, yan yung coverage ng isang tile. So, we just now simply divide 20 square meters divided by 0.36 square meter. So, that is equals to 55.56 or 56 pieces of tiles. As you can see sa ating diagram, so ito na yung halos layout ng ating 4 meter by 5 meter na living room. So as you can see, kakasya sana yung ating 56 pieces ng tiles. Kasi nga, yung siroho natin, itong tile number 7, ay pwedeng mailagay dito sa magiging tile number 57. And so on. Pero, meron tayong rule na mag-add tayo ng extra 10%
for the purchase number of tiles, which is 56 tiles, para sa allowance. Ito yung, kumbaga, backup plan natin. For example, meron mababasag upon transportation, o kaya naman ay magkakamali tayo ng putol or nami-mishandle natin. So, if that happens, meron tayong gagamitin at hindi na tayo babalik-balik sa hardware para pumili ng panibagong tiles. Okay, compute na natin lahat. So, the total of 62 tiles, kasi 56 plus 6 is equals to 62 pieces of tiles. Okay, so identify natin yung mga materials cost natin. Number 1, kailangan natin is 62 pieces of tiles. Okay, estimated price lang po yan, 150 pesos ang isa. So that is equivalent to 9,300 pesos. Kailangan din po natin ng tile adhesive. Magtataka kayo bakit may 4 square meter per bag. So, meron siyang specification sa 25 kilos ng ating tile adhesive ay kaya niyang i-cover yung 4 to 5 square meter per bag. Let's just assume na 4 square meter ang kaya niyang i-cover sa ating project. So, we just simply divide 20 square meter divided by 4 square meter is equals to 5 bags of tile adhesive, and again, estimated price of 300 pesos per bag. So, that is a total of 1,500 pesos. And of course, kailangan din natin ng tile grout. So, 8 square meter per pack naman ang kaya nyong i-cover. So, we just simply divide again. 20 square meter divided by 8 square meter is equals to 2.5 or 3 packs of tile grout. So, estimated price ulit ang ating 70 pesos. So, that is equals to 210 pesos. Next, huwag natin kalimutan, kailangan din natin ng pamputol ng mga tiles na hindi kayang putulin ng ating tile cutter. So, tile cutting this, let's have an example of 2 pieces with a price of 50 pesos each. So, that is 100 pesos. And, we have now the total of 11,110 pesos. Ilagay natin sa table yung ating estimated materials cost para sa without design tiles thin bed method sa ating 20 square meter na living room. Okay, we have now the 4 items, 62 pieces ng tiles, so that is 9,300 pesos, 5 bags of ABC tile adhesive, that is 1,500, 3 packs of tile grout, so that is 210 pesos, 2 pieces tile cutting disc, so 100 pesos, and a total of 11,110 pesos. Okay, i-compute naman natin yung labor cost o magkano yung sweldo ng magagawa ng tile setting. Okay, so for example, yung 20 square meter natin ay pinakontrata natin ng 300 pesos per square meter. Palala, sample price lang ito para sa mga nagdi-DIY at sa mga homeowners para magkaroon sila ng idea kung magkano. Okay, so sa 20 square meters, the average work ng tile setter at isang laborer ay 10 square meter per day. Ibig sabihin, sa loob ng dalawang araw, dapat tapos na ang tile sa loob ng living room. Okay, final computation na po tayo. No design para sa 60 by 60 tiles na thin bed method sa ating living room na may area na 20 square meters. For example, meron tayong nagasto sa ating transportation during the canvas or the travel o pag-deliver ng ating mga materials, nakagastos ka ng 300 pesos either sa panggasolina or pamasahe. Optional lang po yan. And we also have now the materials computed is 11,110 pesos and yung ating labor which is 6,000 pesos and other expenses like snacks, etc. Tip ko lang para sa mga nagpapagawa ng bahay or nagpapatiles, huwag tayong magtipid ang pagkain sa mga nagtatrabaho sa atin. Bigyan nyo sila ng snacks at sigurado ako, gagantihan nila kayo or susiklian nila kayo ng napakagandang performance. And that is an extra mile para sa kanilang trabaho.
Okay, we have now the grand total of 17,910 pesos para sa tin bed method sa ating living room. This time, para naman sa may mga design. So, same area tayo, 4 meter by 5 meters para ma-compare natin kung ano yung pagkakaiba ng mga expenses at ng mga materials na kailangan. Okay? So, we have now, we design tiles para sa living room na 4 meter by 5 meters. Yeah, that is equals to 20 square meter. So, same process tayo. Multiply natin yung 0.6 sa 0.6, that is equals to 0.36 square meter para sa isang tile. And this time, mag-iiba tayo ng computation. Una natin compute yung horizontal o yung pahalang natin. So, yung 4 meters, i-divide natin yung 0.6 na measurement ng isang tile. So, maka-compute tayo ng 6.67 or 7 piraso ng tiles. And then, susunod natin compute yung vertical, yung pahaba o yung patayo na 5 meters. I-divide natin yung 0.6 meter. That is equals to 8.33 or 9 pieces of tiles. And then, we just multiply yung vertical over horizontal. So, 7 pieces times 9 pieces, that is 63 pieces of tiles. As you can see sa ating diagram, hindi po pwede na yung 0 ho dito ay mailagay dito kay tile number 57 dahil magiging pangit ang outcome. So, kailangan talaga na bumili tayo ng additional 7 tiles para mapunan itong space nito. Bukod doon, kinakailangan pa nating bumili ng 10% para sa 63 pieces of tiles or additional 7 tiles. So, all in all, 63 plus 7 tiles, that is 70 tiles. Okay, and then, this time, dahil dry pack method, mag-measure tayo or mag-estimate tayo ng cement at saka buhangin para sa ating dry pack. Okay, so yung ating ratio is 1:3, cement-sand mix ratio or kasing tapang siya ng pampalitada. Okay, so we just multiply surface area over thickness. So, yung thickness po natin, yung karaniwang ginagamit, yung 1 inch or yung 25 millimeter. And this time, gamitin natin yung table ni Mr. Max Fajardo noong year 2000 para sa mixture class of plastering. So, baka magtaka kayo bakit plastering yung ginamit natin. So, kagaya ng nasabi natin kanina, yung 1:3, that is a mixture class B. And that is under this table. Makikita natin at yung kapal na ginamit natin is 25 millimeter. So, we will use the multiplier 0.300. Okay, ganito siya kasimple. Number of cement is equals to 20 square meter times yung multiplier po natin na 0.300 is equals to 6 bags of cement. Okay, so the 6 bags of cement, multiply natin yung price, estimated price ulit natin ngayon, na 225 pesos per bag. So, that is equals to 1,350 pesos. Isusunod na natin yung kung gaano karami yung buhangin na kailangan. So, ganun din, yung quantity of sand is equals to surface area times thickness, which is 25 mm or 1 inch. That is now equals to 20 square meter times 0.025 or yung 0.025 na yan, that is a conversion mula sa millimeter into meter. So, i-divide mo yung 25 into 1,000. So, makukuha natin yung 0.025 meter. So, makukuha na natin yung answer, 0.5 cubic meter or kalahating cubic meter ng buhangin para mapunan niya yung 20 square meters na area. Okay, compute na natin. 0.5 cubic meter sand times estimated price again, 1,000 pesos is equals to 500 pesos. Okay, and then, this time, 70 pieces na yung tiles na kailangan natin. So, same price tayo, 10,500. Yung tile adhesive, ganun pa rin yung price at ganun yung area. So,
that is still 5 bucks times 300, 1,500. And tail grout, same. 3 packs pa rin, that is 210 pesos. Okay, so the total of 12,210 pesos. At kung iti-table natin, para sa ating dry pack method, na tiles na merong design, ayan, kalahating cubic meter ng sand, 6 na bag ng semento, 5 bag ng tile adhesive, 3 pack ng tile grout, 70 pieces ng tiles, and 2 piraso ng tile cutting disc. So, the total of 14,610 pesos para sa mga materyales na kailangan. At susunod na natin, labor cost. And since this is dry pack method, nagbigay tayo ng price na 350 pesos per square meter kasi mas mahirap nga naman yung mag-dry pack method kumpara sa thin bed method. Okay, you will just multiply again 20 square meter times 350 pesos per square meter, another sample price again. So that is equals to 7,000 pesos. Okay, so ang average work pa rin ng tile setter at isang laborer at 10 square meter per day. But since na dry pack method tayo, mag-additional 1 day tayo para sa paghahalo ng semento at buhangin, pagpaputol ng siruho at paglalagay ng tile grout. So, in 3 days, gawa na ang tile sa living room na 20 square meters. Okay, final computation tayo para sa we design na tiles na dry pack method na 20 square meter living room and the grand total of 22,410 pesos. So, ayun, meron na tayong idea kung gaano kamahal ang pagpapatiles o kaya kung gaano kalaki yung budget na kailangan nating i-prepare para sa pagpapatiles. Okay, problem solved. So, ito ang inyong teacher na builder. Paki-like and subscribe naman yung aking YouTube channel kung natutok ka sa ating vlog na yon. And thanks for watching. So kung gusto mong matuto pa, abangan ang susunod na vlog. Bye-bye!